today we'll be lowering Vios Gen 2. So, sa Japan, tawag dito Belta. So, good morning AUTOBOYS. Mag fender gap check muna tayo. So, ang size ng gulong ni boss ay... Saan mo ito binili, boss? Bago pa, Revo. 205-45-16. So, front, ayan. 4. Malinaw na 4. Finger gap, front. Bago din daw yung shocks ni boss. Ayan. Mamaya makikita natin kung anong brand yung ginamit niya. AYB. Yun. Mamaya manalaman natin kung original. Rear, 4 din. So, pantay. 4 finger gap. Yung sa passenger side naman, ayan. Yung sinasabi ko, mga AUTOBOYS, hindi ganun kapantay yung level, pero 4 point, maluwag yung 4. Hindi siya yung 4 na 4. Ayan. Maluwag. Mga 4.25. Then, front passenger side. Ayan, maluwag din yung 4 ng konti. Pero, we can consider lahat 4. So, 4 finger gap lahat ng side. Ayan. So, trap na natin. Test muna si boss. Road test done. So mag fender gap check na tayo after road test para ma-settle na yung springs. Vios Gen 2. Kapitan natin yung LNT springs. So fender gap check tayo kanina. 4 finger gap yung front and rear. Ngayon 2. Hindi na mapasok yung 3 pag diretsong ayan. Diretso as expected, 2 finger gap ayan. 2 finger gap front. By the way, bago yung shocks ni sir. So pag nagsettle yung shocks saka yung springs, ayan. 2 finger gap rear. Baka mag 1.5 pa yung front. Then, 2 finger gap, passenger side, 2 finger gap. Okay, so ayan, ang ganda na.
Happy si sir, ang ganda nung drop eh. Ingat po. Salamat po. Alam mo po mas safe kumaliwa ka na lang doon. 'Di ba? Umikot ka kanina. Sa halip na umikot ka, diretsuhin mo yung side dead end kanan. Ay, yun na. Dinana namin. Oo, kanan guardhouse na. Sige. Sige, salamat po. Ingat, ingat. Thank you. Ingat, thank you.